Magandang hapon po sa atin lahat. Pastor Apollo Quiboloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solution ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang... Yan, ang abogado ni Pastor Apollo Quiboloy na naunang naghamon ng debate ni Father Darwin Gitgano, nakagulat na balita, Pastor Apollo Quiboloy tatakbong senador. Oh. So kaya, may katanungan tayo dyan mga kapatid. Ibuboto ba ninyo si Pastor Apollo Quiboloy, ang founder sa sikta na naitatag sa Davao City, ang Kingdom of Jesus Christ? May katanungan tayo dyan. Yes or no lang. Ala sige. Yung mga pabor kay Pastor Apollo Quiboloy, tingnan natin kung sa busis ng masa ngayon, sino ang mananalo ngayon? Yes or no? Ibuboto nyo ba si Pastor Apollo Quiboloy? Okay? Tatalakayin natin ito mga kapatid, samahan niyo ako. Kumusta? Muli, ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong, makasama ninyo at inaniyahan natin ang ating mga taga-subaybay sa pagsuporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like. Huwag niyo kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. So, doon na, no? Nauna nating tinalakay sa nakalipas na araw yung parang uupo kapalit kay Quiboloy, isang babaeng tatakbo din sa pagiging senador. Tatlong bisis na umano, dalawang bisis siyang dinidisqualified. Siya din ay appointed son, appointed daughter. No, babae kasi yon. At kung sakaling di walang bubuto sa kanya, mamatay man umano siya, babalik siya at sisingilin umano, magbabayad ang di bumuto sa kanya. Ngayon, kinugulat tayo na ng abogado ni Pastor Apollo Quiboloy dahil ito, nag-file talaga ng nag-file ng kanyang candidacy si Pastor Apollo Quiboloy. At isa sa nilantad din niya ang mga plataporma ni Pastor Apollo Quiboloy. Ito ang kanyang abogado na naghamon sa debate ni Father Darwin. Magandang hapon po sa atin lahat. Pastor Apollo Quiboloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solution ng... Siguro, pinag-aralan din sa kanyang political analyst na sa kanilang pag-aaral, may posibilidad na lulusot si Quiboloy kung magtulungan itong mga kaibigan niya sa Senado. Sino ba yung mga kaibigan niya sa Senado? Meron sila mga taga-suporta. Si Senador Bongo, Senador Bato, yung numero unong senador ng bayan. Yeah, pinili ninyo si Senador Robin Padilla. Malaking buto na kuha niya. At siya ay parang abogado ni Quiboloy noon. Si Senador Cynthia Villar. Marami siyang mga kaibigan. Plus, si Senador Aimee Marcos. So, maliban sa mga miyembro, na sigurado talaga yung mga miyembro ni Pastor Apollo Quiboloy, buboto sa kanya, makakuha siya ng buto galing sa mga supporters sa kaniyang mga kaibigan.
lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa pagkamayor sa Davao at kay Vice President Sara Duterte, no? Pero pinag-aralan nila posible. Dahil sa eleksyon ngayon, hindi lang, sa mga nakalipas na eleksyon, napansin nyo ba? Karamihan sa mga Pilipino, pumipili talaga sa sikat, kilala, lalo na yung may pira. Yun ang pinipili. Kaya kita nyo naman, yung mga nakaupo, di ba? So, ngayon, may katanungan tayo dyan. No? Busis ng masa tayo. Oh, nangunguna ang NOA. 75%. No ang nangunguna dito ah. Oh, so may katanungan tayo. Ibuboto ba ninyo si Pastor Apollo Quiboloy? Pakinggan muna natin ang kaniyang legal counsel. Ito ang naghamon ng debate kay Father Darwin. Tinanggap ni Father Darwin ang debate provided na ang talakayan ay doctrinal. Oh, sabi ng abogadong ito, dapat umano legal, hindi yung doctrinal. Okay, ito. Lahat, Pastor Apollo Quiboloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solution ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Part ng solusyon sa ating bansa. Ang daming problema, no? Daming makibahagi sa solusyon ng ating bansa ngayon. So palagay ninyo? Ito ba ay magiging part sa solusyon o magiging part sa problema? Tuloy natin. Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. So, yun. Ang naghikayat niya sa pagtakbo. Naghikayat niya sa pagtakbo dahil sa Diyos daw at sa Pilipinas na mahal. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. And ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. Oh, priority niya, religious freedom. May problema ba sa religious freedom natin? Di ba noong pang 1987 sa konstitusyon ng Republika ng Pilipinas natin, meron ng religious freedom na inihayag, lalo na sa separation of church and state sa Artikulo 3, Section 5. Kung tingnan natin ang sa Artikulo 3, Section 5, malinaw yung nakasulat sa ating saligang batas. Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatag ng relihiyon o nagbabawal sa mga malayang paggamit nito. At ayon pa sa Artikulo 3, Section 5, dapat ipahintulot daw na magpakailanman ang malayang pagsasagamit ang pagtatamasa ng paghahayag ng relihiyon at pagsamba ng walang pagtanggi o walang pamimili. Yun ang nasa Artikulo 3, Section 5 natin, na hindi dapat kailangan ang pagsusulit panrelihiyon sa paggamit sa mga karapatang sibil o pampulitika. Yun ang nasa Artikulo 3, Section 5. At hindi maaari ding magkaroon ng pambansang relihiyon na sa Pilipinas ipatanggap ng lahat ng mga Pilipino. No, 'yon ang nasa ating batas. At kung ituloy natin ang artikulo
size, section 28, numero 3, sinabi diyan na dapat libre na magbayad ng buwis ang mga institusyon na pangkawang gawa, mga simbahan, mga rektorya o mga kumbento na kaugnay umano sa relihiyon, mga muske, mga di pang negosyong mga simenteryo at lahat ng mga lupain, mga gusali at mga actual o mihora na actual, yon. Lalo na mga pang-edukasyon. So, ito daw ang tutukan. Ano kaya ang idagdag ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa religious freedom? Ha? Okay, tuloy natin. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health. Busis ng masa tayo, ha? Nangunguna dito ang noo. Sa katanungan, ibuboto nyo ba si Pastor Kibuloy? Wala ba mga miyembro ni Kibuloy dito na magbuto para makita natin ang statistics kung sino ang posibleng mangunguna ngayon? Yes or no lang yan. Jose Noel Agopo Bradwindel, dili dapat tugutan ang mga tao mo dagan kung wala siya'y kaso nga giatubang. So, tuloy natin. Free medicine, fast medical services. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap. Siya ang magiging senador daw sa mga mahihirap. Kayo mga kapatid, sasakay ba kayo sa eroplano na yung piloto ay wala pang karanasan na magpalipad? Sasakay ba kayo sa barko na yung kapitan ay wala pang karanasan na magmaneho sa barko, lalo na sa sasakyan, di ba ba? Magpapagamot ba kayo sa doktor na walang alam kaugnay kung anong gamot ang kanyang gamitin? Natural, di. Anong punto dito? Sa dami ngayon na nag-file para tatakbo, lalo na mga artista, meron pang mga vloggers na tatakbo, may karanasan kaya ito sa paggawa ng batas? Isip-isip naman pag may time. Pero napatunayan na talaga, mga kapatid, ha? Napatunayan na talaga na marami sa Pilipinas na mga Pilipino ang bumoboto at pumipili sa kandidato na sikat kahit walang karanasan, basta sikat. At lalo na pag may pira. Tuloy natin. Senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education. And zero corruption. Makita naman natin, exhibit number one is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, may exhibit number one sila. How about yung exhibit ngayon sa korte? So, sigurado, sasabihin na, hindi pa man napatunayan na siya may sala. Pero yung pagtatago niya sa mataas na panahon, di ba, walang pagkaiba yun sa pag-amin.
sa kasalanan? Tuloy natin. Yung kingdom, yung sa tamayong, and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Of course, he will give voices to the IP, OFW, tourism, and transport group. Thank you and good afternoon. Salamat po. Sir, just your name, sir. Can we have your name? Attorney Mark Tolentino. Yon ang abogado niya, Attorney Mark Tolentino. Sir, pwede lang picturean yung ano, sir? Yung COC. Yung COC ni Pastor Apollo Quibuloy. So, siguro sa pag-analyze nitong mga political analyst ni Pastor Apollo Quibuloy, posibleng lulusot ka. Dahil marami kang kaibigan diyan sa Senado. Lalo na si Senador Robin Padilla, number one yan. Posibleng may makuha ka sa mga sumusuporta sa kanya. May makuha ka sa mga sumusuporta kay Villar. May makuha ka sa sumusuporta kay Senador Tolentino. May makuha ka sa sumusuporta kay Senador Bato, Senador Bunggo. At itong mga taong ito, mga kapatid, posibleng uupo pa rin ito. Dahil, alam nyo, magaling talaga magpili ang mga Pilipino, di ba? Oh, ang galing magpili ng mga Pilipino. So, tignan natin kung ano ang takbo sa eleksyon, mga kapatid. Tignan natin. Tutuka natin. So, kaya may katanungan tayo dyan. Pwede nyo sa nanguna dito ang no. Ang katanungan ko kasi, ibuboto ba ninyo si Pastor Apollo Quibuloy? Nangunguna ang no ngayon. Dito. About sa... Tingnan muna natin. At bago tayo papasok sa punto por punto, dahil ako ang magtalakay kasi ngayon sa punto por punto, mga kapatid. Ito. Nangunguna ang no. Oh. Wala ba supporters ni Pastor Quibuloy dito? Akala nila magagamit nila ang Aguinaldo Doctrine? But tulong me. Manalo siya kung budget niya 1 million per voter. Elsa Guraitan. Si Bert Talumi. Isang himala yan kung siya'y mahalal. So, tingnan natin. Tingnan natin. Dahil pwede siyang makakuha pa nang butos galing sa mga kaibigan niyang senador. Di ba ba? Naging number one si Senador Padilla. Bakit? Dahil sa kanyang kasikatan. So number one siya. At kaibigan siya ni Quibuloy. So, siguradong makakuha si Quibuloy ng mga taga-suporta ni Robin Padilla. At kay Cynthia Villar, kaibigan sila. Kay Bunggo, kay Bato. Pero makita natin sa takbo ng eleksyon, sino ang papalarin. Dami na nag-file, pati na si Willie Villame. Nag-file na din. So, pag manalo ito, sa dami ng mga artista sa Senado. Okay. So, ngayon, nangunguna pa ang no sa katanungan na, yun si Miriam, no? Tama, si Joseph Manuel. Wala na talagang susunod na Miriam sa Senado. Grabe yun. Nangunguna dito ang no. 76%.
sa katanungan, ibuboto ba ninyo si Pastor Apollo Quiboloy sa kanyang pagtakbo sa Senado?